Magandang umaga po sa inyo lahat. Isama po natin. Isama po natin ang ating mga panalangin. Ang pasalamat na tanging kahilingan ni na Consolacion at pamilya, Marie Vicente at pamilya, Imelda Silang at pamilya, Mimi Vicente at pamilya, Olan and Donna Menjola at pamilya, Vicente at Babes Javier, Carol Santos, Dolan and Shay Menjola, Blue Kirsten Cervantes, Trevi Sangga at pamilya. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na sina Renaldo Eduava. Para sa maagang pagaling ni Noel Cabral, Obispo Jose Oliveros, Maria Croce de la Cruz, Lilia Basilio, Dolores Bondoc. Para sa mga kapatid nating yumao na sina Daniel, Juliet, Vicente, Alberto, Pascual, Manolin, Rufino, Gregorio, Alejandra. Ikadalawamput dalawa ng Mayo, dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Sa aking magmumula ang ipahayag ng Espiritu sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Ang Kristiyanong mag-asawa ay anak ng Ama, lingkod sa isang Panginoon at nagkakaisa sa Espiritu. Mga kapatid, muli na naman tayo nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at awitin po natin ang pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyong lahat ang Panginoon. At sumainyo rin. Ipinagdiriwang natin ang Santissima Trinidad na ang kahulugan nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ng ating pananampalataya. Ipinagdiriwang natin ang kaugnayan ng Diyos sa atin at ang kaugnayan natin sa Diyos. Pagsisiha natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Diyos ang awa at kapatawaran upang tayo maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, ipinakilala mo sa amin ang Ama at ang Banal na Espiritu. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, nakaluklok ka sa kanan ng Ama at namamagitan para sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng buhay sa Espiritu. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinakikilala ng karunungan ang sarili bilang kasama na ng Diyos sa pasimula, maging bago pa nilika ang daigdig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyo-aniya ako. Bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako ay lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging nang ang hanggana ng langit at lupa ay italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay, at ang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat,
ng patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako ay lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya ay aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan, tayo pong lahat. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki at maliit. Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Sa ikalawang pagbasa, ipinangaral ni San Pablo na ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nabubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkalooban na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus ang ugnayan nila ng Ama at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng sa Ama ay sa Kanya, na Siya namang sasabihin ng Espiritu sa mga alagad. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madalas na nating naririnig na sinasabi ng ilan na ang turo tungkol sa Santissima Trinidad ay inimbento lang ng mga Katoliko dahil tayo lang ang may ganitong turo. Hindi totoo yun. Kasi ang Anglican ay ganito rin ang turo. Ang Pentecostal ay ganito rin ang turo. Ang lahat ng Kristiyano ay ganito ang turo. Sa katunayan, maski born again, ganito ang turo. Iglesia lang ang hindi ganito ang turo. Kasi hindi sila Kristiyano. Iba ang tawag sa kanilang pananampalataya. At higit pa roon, dahil ang pagkakakilala natin sa katotohanan ng Diyos na siya ay isang Diyos, tatlong persona, ay nakaugat at nagmumula sa mga itinuro at binigyang patotoo ng ating Panginoong Hesukristo. Wala tayong masyadong malalaman tungkol sa Diyos kung hindi ito itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Merong isang nagtuturo sa kanyang kongregasyon na sabi niya, papanong isang Diyos ng mga Katoliko? Samantalang sinasabi nila, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tatlo, hindi isa ang ibig sabihin nun. Sabi pa niya, 1 + 1 + 1. Hindi pwedeng 1. Tatlo yun. I think he misses the point. Kapag tayo ay nasa harapan ng Diyos, tayo ay nasa harapan ng katotohanan. Wala tayong kailangang calculator before God. Because God is not mathematical. He is relational truth. Kaya anuman ang pagkakilala natin sa ating Panginoon ay hindi nakabatay sa mga panukat kung hindi sa ating kaugnayan at sa kanyang kaugnayan sa atin. Gaya ng anumang uri ng kaugnayan meron ang tao, maging ang kaugnayan sa Diyos ay napalalalim ng pagdaan ng panahon. Sa lumang tipan, mula doon sa aklat ng Genesis, ng Exodo, anong nakatala doon?
Sabi ni Moises, kapag tinanong ako ng mga tao, sino ka? Who are you? Anong pangalan ang sasabihin ko kung sino nagsugo sa akin? Ang sagot ng Diyos, sabihin mo sa kanila, ako si Yahweh. At sinabi sa taong bayan na ang Diyos ay si Yahweh. Sa paglawig ng panahon, ang Yahweh iyon ay hindi na basa lamang pangalan. Ang Yahweh iyon ang gumawa ng langit at lupa. Ang Yahweh iyon ay naroon na, sabi sa unang pagbasa sa Kawikaan, bago palikhain maging ang alikabok, maging ang langit at lupa, maging ang hangin, bago pa lumabas ang lahat ng iyon, naroon na yung Yahweh na ipinakikilala sa atin. Kaya, dahan-dahan ang paghahayag at pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili. God tells us about Him only as far as we can possibly understand. Hindi kakayanin. Sabi ng Ebanghelyo, marami pa akong gustong sabihin sa inyo, pero hindi nyo mauunawaan. Sayang lang. Bakit? We learn about God step by step. From His name, doon tayo nagsisimula. Patungo doon sa pagtanggap natin na Siya ang Ama habang lumalawig ang lumang tipan, kinikilala ng Israel na ang Yahweh ito ay ang Ama. Kaya ang kanilang tawag sa Diyos ay Ama. Hanggang ipakilala Siya ng ating Panginoong Hesukristo na ang Amang kinikilala sa lumang tipan, Siya naman ang aking Ama at ako ang Kanyang anak. Hanggang sabihin sa atin sa Ebanghelyo ngayon, isusugo ko ang Espiritu ng Katotohanan. From Yahweh to Father to Son to the Holy Spirit. Ganoon ibinubunyag ng ating Panginoon, Panginoong Diyos, ang Kanyang sarili at pagkakakilala natin sa Kanya. Dahan-dahan, step by step. At lahat ng iyon ay matutunghaya natin sa banal na kasulatan. Ngunit, God does not stop revealing Himself after the last book of the Bible was written. Hindi tumitigil ang Diyos sa pagpapakilala at pagbubunyag ng Kanyang sarili. Kaya, God goes beyond the Scriptures. Hanggang ngayon, sa oras na ito, ipinakikilala ng Diyos kung sino Siya. Kaya, ang pagkakakilala natin sa isang Diyos at tatlong persona nito ay lumampas na doon sa pagkakilala na nakasulat sa banal na kasulatan. Subalit, hindi nangangahulugan na hindi Siya mababanaag sa banal na kasulatan. Ang ating Panginoon Jesus mismo ang nagturo at naging saksi, "The Father and I are one." At sinasabi ngayon sa atin ng Ebanghelyo, "And I will send the Spirit of Truth," na Siya namang ating inuunawa sa kasalukuyan. Bakit patuloy ang Diyos na ipinakikilala ang Kanyang sarili sa atin? Dahil ang nais ng Diyos ay makarating tayo doon sa kalubusan ng ating pagkilala kung sino nga ba Siya. At mababasa natin sa unang sulat ni Juan, Kabanata 4, Talata 8, 1 John 4:8. Sinasabi doon, God
is love. Hanggat hindi natin nauunawaan ng higit ng sukdulan ang kahulugan ng mga pananalitang ito, patuloy ang Diyos sa kanyang pagbubunyag ng sarili. He is love. At karanasan natin ang pag-ibig. At anong masasabi natin sa karanasan ito ng pag-ibig? That love cannot be alone. Nakakita na ba kayo ng isang tao na ang kanyang iniibig ay ang kanyang sarili lang? Kapag ang isang tao ay umiibig sa kanyang sarili, hindi pag-ibig ang tawag doon. Ano ang tawag doon? Pagkamakasarili. Egoistic. It is not love. God is never egoistic. Ang Diyos ay hindi kailanman naging makasarili. Bakit? He is love. At ano ang sinasabi ng pag-ibig? Ang ating karanasan sa pag-ibig ay nagsasabi sa atin na ang umiibig ay lumalabas sa kanyang sarili upang mahalin niya yon. Kaya nakapag-asawa ka eh. Lumabas ka sa iyong sarili. Kaya nagkaanak ka eh. Lumabas ka sa iyong sarili. Kaya hindi ka nakapag-asawa siguro dahil ayaw mong lumabas sa iyong sarili. O di kaya, merong kang ibang uri ng pagmamahal. But to love is to love others, not oneself. If we only love ourselves, it is never love. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, doon natin makikita na mahal niya ang kanyang anak. Na kailangan mayroong anak ang ama na minamahal para matawag siyang ama at para sa matawag na nagmamahal na ama. Yung pagmamahal ng Diyos ay naging tao ang Panginoong Hesukristo. Jesus is the love of the Father. Jesus is the Son, beloved of the Father. At sabi ng ating Panginoon, isusugo ko ang Espiritu Santo upang ang pag-ibig na ito ay magkaroon ng kaganapan at maunawaan ninyo ang buong katotohanan. The Spirit is the love between the Father and the Son. Mahal ng Ama ang kanyang anak. Mahal ng anak ang kanyang ama. At sa pagitan ng dalawang ito, nandoon ang pagmamahal na siya namang Espiritu Santo sa ugnayan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mahalaga ito para sa atin ngayon. Dahil ang Diyos ay hindi mathematical, kundi relational. Tayo rin ay nakikisangkot sa ganoong pagkatotohanan tungkol sa Diyos na ang sinumang nakakikilala at kumikilala sa Diyos bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay marunong ding magmahal dapat sa kanyang kapwa-tao. In the love of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we share in loving others, in going out of ourselves, that we may bring the love of God to others. Yun ang rurok kung bakit hanggang ngayon patuloy na ibinubunyag ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya nga, ang turo tungkol sa Santisima Trinidad ay turo hindi ginawa ng Simbahang Katolika, kundi turo na naranasan natin bilang pamayanan ni Jesus kung paano ang Diyos ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Diyos ay pag-ibig. Kaya tayo ay nakakikilala sa Diyos na ito kapag tayo ay nagmamahal sa kapwa-tao. Magnilay tayo.
Tumayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan, at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan, upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Amang Milikha, sa pamagitan ni Hesukristo ang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo na ating patnubay, ating isamo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagtawag sa ating pangalan, pasalamatan natin ang Ama sa langit at upang makatugon tayo sa Kanyang pag-ibig, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagligtas sa atin at pakikibahagi sa ating kalagayan bilang tao, pasalamatan natin ang Panginoong Hesus at para sa lakas na makasunod sa Kanya, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa paggabay sa atin at sa mga madidilim na sandali ng ating buhay at sa pagdudulot sa atin ng kagalakan, pasalamatan natin ang banal na Espiritu at para makamit natin ang Kanyang karunungan at lakas, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagsubaybay sa ating mga magulang upang palakihin ang kanilang mga anak sa pamananampalataya, pasalamatan natin ang Panginoon at upang maranasan ng lahat ang pag-ibig ng Poong may kapal, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa patuloy na paglikha, pagliligtas at paggabay sa atin, pasalamatan natin ang Santissima Trinidad at upang sa lahat magsasalo ng hapag at magkaisa tayo kung paano mayroon lamang iisang Diyos. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasalamat na tanging kailingan Nina Consolacion at pamilya, Marie Vicente at pamilya, Imelda Silang at pamilya, Mimi Vicente at pamilya, Olan and Donna Menjola at pamilya, Vicente and Babe Xavier, Carol Santos, Dolan and Shane Menjola, Blue Kirsten Cervantes, Trevi Sanggat pamilya, para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Ronaldo Eduava, para sa magang pagaling ni Noel Cabral, Obispo Jose Oliveros, Maria Jose de la Cruz, Lilia Basilio, Dolores Bondoc, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating yumao na sina Daniel, Juliet, Vicente, Alberto, Pascual, Manoling, Rufino, Gregorio, Alejandra, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
Ipanalangin natin ang ating mga katabi ngayon. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin, kami nawa ay magkaisa sa pag-ibig at igalang ang pagkakaisa ng bawat isa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eucharistia. Blessed are you, Lord God of all creation, is bread to offer fruit of the earth, the work of human hands, it will become for us bread of life. Bakit hindi kayo nakasutana? Blessed are you, Lord God of all creation, is wine to offer the divine work of human hands. It will become for us our spiritual drink. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurnian at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at makundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan, kaisa ng iyong anak na si Jesucristo, kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na iba sa pagka-Diyos mo. Ano ba't kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinahihwating upang aming panaligan ang siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Antum.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Baga niya pinagdiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, hiniabot sa kaniyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, hiniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo o sa mga makapangyarihan
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo ay magkakapatid sa iisang Ama. Tumawag tayo ngayon sa Kanya. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Patiin natin ang bawat isa ng kapayapaan. Kapayapaan sa inyong lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya ngayon at nag-aanyaya na makiisa tayo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang po hintayin ang atas ng mga asyarets bago pumila sa pangungunyon. Salamat po.
announcement. Upang tayong lahat ay makatuwang sa scholarship program ng parokya, atin pong binubuksan ang mini restaurant ng parokya sa ilalim ng museo. Ang kikitain po natin nito ay ilalaan natin sa scholarship. Atin pong suportahan ang programa pang scholar. Salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pangamba, pagsamba na may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ito po yung mga mahihirap nating kapatid na sabi natin magsimba at sila ay makatatanggap ng biyaya. Ito po ay mula sa BEC ng San Gabriel. Ang bibigyan po natin ng biyaya ay si Cora Maliari at si Rosing Cruz. Palapakan natin sila. Kung meron po kayo mga kapitbahay na mga may hirap, isama niyo po magsimba, i-enroll niyo ang pangalan tuwing alas 8 ng Sunday sa kanila po ang misang iyon at bubunutin natin ang mga pangalan kung sinong pagkakalooban natin ng biyaya. Sumayin niyo ang Panginoon at magpalain kayo ng mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, lagi tayong magmahal at dumamay sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat, magandang linggo. Purihin natin ang Panginoon. Señora del Carmen,
Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Consolacion at Pamilya, Lourdes Hipolito and Family, Alan Opao, B Build Up Trading Company. Para po sa kagalingan ni Noel Cabral, Obispo Jose Oliveros, Maria Jose de la Cruz. Para po sa birthday ni Ariel Cabral. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Daniel, Juliet, Vicente, Alberto, Mary Rose Angeline, Lydia, Julia, Carlos, Mariano, Yolanda, Mario, Loser Fida, Froilan Jr., Froilan Sr., Librada, Froilanita, at Florante. Ika-22 ng Mayo, dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Sa akin magmumula ang ipahahayag ng Espiritu sa inyo, ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Ang Kristiyanong mag-asawa ay anak ng Ama, lingkod sa iisang Panginoon at nagkakaisa sa Espiritu. Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at awitin po natin ang pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pag-aparangal natin sa Santisima Trinidad, hilingin natin ang kanyang biyaya upang mamuhay tayo sa liwanag ng kanyang pag-ibig sa atin. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubhang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Aming kahilingan, kau na niya.
naluluklok sa panalangin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan, at sa pagibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahin lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinakikilala ng karunungan ang sarili bilang kasama na ng Diyos sa pasimula, maging bago pa nilikha ang daigdig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako ay lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging nang ang hangganang ng langit at ng lupa ay italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin niya ang mundo, ay ilagay at itatag. Ako ay lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya ay aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Likha mong langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain?
Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki at maliit. Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni San Pablo na ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Yamang napawanglang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus sa ugnayan nila ng Ama at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng sa Ama ay sa Kanya, na Siya namang sasabihin ng Espiritu sa mga alagad. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon.
pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayong upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin na magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nung ako po ay isa pang seminarista, bago po kami tuluyang makapagtapos sa pag-aaral sa teolohiya at maging isang ganap na pari, kami po ay mayroong isang mahalagang examination. Ito po yung tinatawag sa seminaryo bilang Oral Comprehensive Exam. Medyo mahaba-haba po yung exam na ito. Ito ay 2 oras. Mayroong 5 pari na tatanungin ka sa loob ng 2 oras. At hinahati po ito sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay magbubunutan kayo ng isang bagay na pinag-aralan ninyo sa loob ng 4 na taon sa teolohiya at yung 5 paring nasa iyong harapan ang magtatanong tungkol sa bagay na ito. At ang 2 oras, kahit ano nang gustong tanungin ng pari sa iyo, sa lahat ng pinag-aralan mo, ay pwede nang itanong sa iyo. Kaya nga po, nung nagbubunutan kami, alam naman namin yung mga mahihirap na bahagi ng pinag-aralan namin. Kaya nga, ang aming dasal, sana'y huwag namin mabubunot yung mga mahihirap na tanong, lalo na yung tungkol sa pinagdiriwang natin ngayon, ang misteryo ng Santissima Trinidad. Sapagkat iyan po ang pinakamabigat na pwedeng maitanong sa iyo ang Santissima Trinidad. At nung ako po ay bumunot ng tanong, laking gulat ko po, katulad ng madalas mangyari sa akin, ang nabunot ko nakalagay Holy Trinity. Hindi ko na po ako tumanggi sa Panginoon. At nakita niyo naman po, 8 taon pagkatapos, pari po ako. Sa awa ng Santissima Trinidad, ako naman po'y nakapasa. Mahirap po talaga intindihin ang misteryo ng Santissima Trinidad. Kung paanong nangyaring mayroon lamang tayong iisang Diyos, pero meron siyang 3 persona, ang Ama at Anak at Espiritu Santo, na kung paanong magkakaiba ang 3 persona ng Diyos, pero katulad nga ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang lahat ng sa Ama ay sa Kanya, kaya pantay-pantay ang 3 persona, bagamat iisa pa rin silang Diyos. Isang bagay na mahirap maunawaan, mahirap na buong-buong intindihin bilang mga Kristiyano. Ngunit kahit mahirap po itong unawain, lagi tayong tinuturuan ng pananampalataya natin at ng ating simbahan na kahit hindi ito buong-buong mauunawaan at maiintindihan ng lubusan dahil ito ay tinatawag na misteryo, ay higit sa lahat, maari naman tayong magkaroon ng mahalagang pangunawa tungkol dito. At laging tinuturo din ng ating pananampalataya ang pinakamahalagang pangunawa sa anumang turo ng pananampalataya natin ay kung paano naaapektuhan ito ang ating pamumuhay at paano natin naisa sa buhay ang misteryong ito. Kaya nga po ngayong dakilang kapistahan muli ng Santissima Trinidad, paano ba natin kahit paano'y mas mauunawaan ang misteryo nito? Paano nating maiintindihan na mayroong 3 persona ang Diyos pero iisa pa rin siyang Diyos? Kung paanong nagkakaroon ng kaisahan ang iba-ibang persona ng Panginoon? Ibinibigay po sa atin bilang mahalagang paliwanag o maaaring pamamaraan para unawain ang Santissima Trinidad ang tinatawag na
the icon of the Trinity. Ngayon po dito sa Pilipinas, pinagdiriwang po natin ang taon ng pamilya. At maganda, ngayong kapistahan ng Santissima Trinidad, binibigay sa atin bilang the icon of the Trinity, ang larawan ng Santissima Trinidad, walang iba kundi ang banal na pamilya. Ang pamilya nina Jesus, Maria at Jose. Nakapagtinignan daw natin ang banal na mag-anak kahit paano, mauunawaan natin ang Santissima Trinidad na makikita natin iba-iba sina Jesus, si Maria at si Jose. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkakaiba, meron silang kaisahan. At paano nga po ba nagkakaisa ang banal na mag-anak? Karaniwan po para masabi mong kapamilya mo o kamag-anak mo ang isang tao, sasabihin natin na ito'y kadugo natin. Sasabihin natin na, ay Father, kamag-anak ko po yan. Apo po yan ang pinsang makalawan ng nanay ko. Basta may kadugo mo, kamag-anak mo yan, kapamilya mo. Pero isang katotohanan sa buhay, hindi lamang tungkol sa dugo ang ating pagkakaugnayan. Maaring hindi tayo magkadugo, hindi tayo magkaano-ano, pero maari tayong maging mga kamag-anak. Maari nating ituring ang isa't isa bilang kapatid. Maaring may itinuturing ka bilang isang magulang. Meron kang itinuturing bilang iyong anak. At ganyan din ang ugnayan ng banal na mag-anak. Makikita natin, si Jose, hindi naman talaga anak si Jesus. Ngunit, tinuring nilang ibawat isa bilang bahagi ng kanilang pamilya, bilang bahagi ng kanilang mag-anak. At ano nga po ba ang nagiging dahilan para magkaroon ng pagkakaisa ang banal na mag-anak? Dalawang bagay po. Ang pananampalataya at pag-ibig. Nasusi rin para ating maintindihan ang misteryo ng Santissima Trinidad. Una ay ang pananampalataya. Pinagkakaisa ang banal na mag-anak ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Na sa gitna ng mga bagay-bagay na hindi nila nauunawaan sa buhay, kanilang tinanggap ang dakilang kalooban ng Diyos. Kaya nga ang Santissima Trinidad kahit hindi natin lubos na mauunawaan, kung alam nating tanggapin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, mas masasabi nating meron tayong malalim na pangunawa sa ating pagkatao. Sapagkat makikita natin sa buhay ng mga miyembro ng banal na pamilya, si Jose, paano mauunawaan ng isang lalaki na ang kanyang papakasalan, abay nabuntis nang di naman sila nagtatabi? Paano maiintindihan ng isang babae na siya'y mabibiyuda ng maaga at mamamatay sa kanyang harapan, kinapatay sa kanyang harapan ang kanyang nag-iisang anak? Napakahirap sigurong tanggapin din sa Panginoon bilang tao, bagamat totoo sang Diyos, na ikaw ay mamamatay, pahihirapan, ipapako sa krus, hindi dahil sa kasalanan mo, kundi sa kasalanan ng ibang mga tao. Ito ang kanilang pinakita. Sa gitna ng hindi nila nauunawaan ng lubos ang mga bagay-bagay, patuloy silang nanampalataya sa Diyos. Kaya nga, dapat maapektuhan din ito ang ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Bilang pagasabuhay ng misteryo ng pananampalataya, may mga bagay-bagay sa mundo, hindi lamang ang Santissima Trinidad na mahirap maunawaan, pero kung mananampalataya tayo sa Diyos, mas madali nating matatanggap at maiintindihan. Kung paanong sa dinami-dami ng mga tao, ikaw pa ang nagkakaproblema ng ganyan, samantalang nagsusumikap ka namang magpakabuti. Sa dinami-dami ng taong masasama, bakit sumahal sa buhay mo pa ang kinuha ng maaga, hindi yung kakilala mong masama ang ugali? Bakit nagpapakabuti ka na halimbawa, ikay naglilingkod sa Diyos, pero may pinagdadaanan ka pa rin mga problema? Maraming mga bagay na mahirap unawain, mga misteryo ng buhay, ngunit kung tayo mananampalataya sa Diyos, katulad ng banal na mag-anak, mas mauunawaan natin. Hindi man nating maintindihan ng buong buo, mas maiintindihan natin kung sasampalataya tayo sa nag-iisang Diyos.
Pangalawang bagay na napagkakaisa sa banal na mag-anak ay ang pag-ibig. Kaya may pagkakaisa sina Jesus, Maria at Jose, bagamat sila'y iba-iba, ay mahal nila ang isa't isa. Mahal ni Jose si Maria at Jesus. Mahal ni Maria si Jose at si Jesus. At gayon din naman ang kikita natin, mahal na mahal ni Jesus ang kanyang mga magulang, ang kinilala niyang amang si Jose, at ang kanyang minamahal na inang si Maria. Ganyan din ang pagkakaisa ng Santisima Trinidad. May pagkakaisa ang tatlong persona sa iisang Diyos dahil sa pag-ibig. At dapat maapektuhan din ito ang ating pamumuhay. Kung tunay tayong mga Kristiyano, mabubuhay tayo ayon sa liwanag ng pag-ibig ng banal na mag-anak at ng Santisima Trinidad. Katulad ng halimbawa ng banal na mag-anak, higit sa lahat, magpapakita tayo ng pag-ibig sa isa't isa. At ngayon pong yubileo ng awa, ang isang pinakamahalagang muka ng pag-ibig para ating maisabuhay ito ay ang pag-unawa at pagpapatawad. Makikita natin sa buhay ni na Maria, Jose at ni Jesus, sila nagsumikap mag-unawaan. Sinikap unawain ni Jose ang kalagayan ni Maria na kanyang magiging asawa. Sinikap na mga magulang ni Jesus na unawain si Jesus kung bakit sinasabi niyang kinakailangan niyang magpaiwan sa templo ng Jerusalem at hindi nila maunawaan ang sinasabi ng kanyang anak. At gayon din naman, iniunawa rin ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga magulang. Nang lumapit sa kanya si Maria para tulungan ang mga nagpapakasal o nagpakasal nang maubusan sila ng alak, kahit sabi ni Jesus hindi pa niya oras, inunawa niya si Maria. Tinulungan niya ang mga taong gustong tulungan ni Maria. Iyan ay mahalagang bahagi ng ating pagiging Kristiyano. Kung talagang nananampalataya tayo sa Santisima Trinidad, magsusumikap tayong mag-unawaan. Iba-iba po tayo. Magkakaiba tayo ng opinyon, magkakaiba tayo ng pag-iisip, magkakaiba tayo ng pananalita. May mga bagay-bagay na hindi tayo nagkakaunawaan o kaya'y pinagtatalunan. Ngunit kung nabubuhay tayo sa tunay na pag-ibig at pagiging Kristiyanong nabubuhay sa liwanag ng Santisima Trinidad, magsusumikap tayong mag-unawaan at magpatawaran sa isa't isa. Iyan ang halimbawa ng banal na mag-anak. Iyan ang misteryo ng Santisima Trinidad na bubuhay sa pag-ibig sa pamagitan ng pag-unawa at pagpapatawad. Kaya sa misang pinagdiriwang natin ngayon, sa dakilang kapistahan ng Santisima Trinidad, muli nating hingi ng biyaya ng Espiritu Santo. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayong maunawaan ng buong katotohanan. Sana nga, tayong mga nagsisimba ngayon, patunayan natin kahit paano nauunawaan natin ang buong katotohanan ng Santisima Trinidad. Higit sa lahat, hindi lamang sa pagkaintindi dito, kundi sa pag-apekto nito sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Sana tayong mga nagsisimba ngayon, mabuhay sa ganap na pananampalataya, nagtitiwala sa kalooban ng Diyos, at mabuhay ayon sa pag-ibig. Sinisikap unawain at patawarin ang bawat isa. Amen. Tayo magsitayo. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya sa Santisima Trinidad. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo.
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog si kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Amang may likha, sa pamagitan ni Hesus Kristong tagapagligtas, kasama ng Espiritu Santo na ating patnubay. Atin pong isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tayo pong lahat, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagtawag sa ating pangalan, pasalamatan natin ang Ama sa langit at upang makatugon tayo sa kanyang pag-ibig, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagliligtas sa atin at pakikibahagi sa ating kalagayan bilang tao, pasalamatan natin ang Panginoong Hesus at para sa lakas na makasunod sa Kanya, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa paggabay sa atin sa mga madidilim na sandali ng ating buhay at sa pagdudulot sa atin ng kagalahan, pasalamatan natin ang banal na Espiritu. At parang makamit natin ang kanyang karunungan at lakas, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagsubaybay sa mga magulang upang mapalaki ang kanilang mga anak, sa pananampalataya, pasalamatan natin ang Panginoon at upang maranasan ng lahat ang pag-ibig ng Poong may kapal, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa patuloy na paglikha, pagliligtas at paggabay sa atin, pasalamatan natin ang Santisima Trinidad at upang sa pagsasalo sa hapag ay magkaisa tayo kung paanong mayroon lamang iisang Diyos, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Consolacion at Pamilya, Lourdes Hipolito and Family, Alan Opao, B. Building Up Trading and Company. Para sa special intention ni Janice R. Pascual, para sa birthday ni Ariel Cabral, para sa maagang kagalingan ni Noel Cabral, Obispo Jose Oliveros, Maria Jose de la Cruz, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga kapatid natin yumao na sina Daniel, Juliet, Vicente, Alberto, Mary Rose Angeline, Lydia, Julia, Carlos, Mario, Floserfida, Florian Jr., Froilan Senior, Librada, Froilanita, Florante, Juliana de la Cruz, Enrique de la Cruz, Mariano at Yolanda, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tahimik nating banggitin sa ating Panginoon ang ating mga personal na panalangin at kahilingan sa Kanya. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Kami naway magkaisa sa pag-ibig at igalang ang pagkakaiba ng bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eukaristiya.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila. At pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo, anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahiwatig upang aming panaligan ay sa ring aming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritu'ng banal. Bagamat may tanging pag-ira lang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay rito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Diyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadiya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyaring hintayin lamang po ang atas ng mga asherets bago pumila sa pangungumunyon. Salamat po.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Na lang muna. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay 22 ng Mayo, dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Sa akin magmumula ang ipahahayag na Espiritu sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Ang Kristiyanong mag-asawa ay anak ng Ama, lingkod ng iisang Panginoon, at nagkakaisa sa Espiritu. Isama po natin sa ating panalangin ang mga nagpapasalamat na sina Rally Puentes at pamilya, Reynaldo Fernandez at pamilya, Roberto, Juliet at Jerome Villanueva. Para sa mga kapatid nating yumaon na sina Beatriz, Maria Dolores, Liberato, Marcelina, Aristotel, at Lourdes. Mga kapatid, muli na namang tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo na po ang lahat at awitin po natin ang pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin yung lahat ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ipinagdiriwang natin ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito ang larawan ng Diyos na patuloy na nakikipag-ugnayan sa atin. Siya ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Panginoong Jesus, ipinakilala mo sa amin ang Ama at ang Banal na Espiritu. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, nakaluklok ka sa kanan ng Ama at namamagitan para sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, binigyan mo kami ng buhay sa Espiritu. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Sari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo, sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona na walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinakikilala ng karunungan ang sarili bilang kasama na ng Diyos sa pasimula, maging bago pa nilikha ang daigdig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng puon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon, nang anyuan niya ako. Bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako ay lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa San Sinukog. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa ay italaga.
naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako ay lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya ay aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki at maliit. Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni San Pablo na ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bugod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata, sapagkat alam nating ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. Ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo
na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus ang ugnayan nila ng Ama at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng sa Ama ay sa Kanya, na siya namang sasabihin ng Espiritu sa mga alagad. Tayo po ay magbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo, sapagkat sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang turo tungkol sa isang Diyos, tatlong persona, narinig natin, sinasabi ng iba, ay gawa-gawa lamang ng simbahang Katolika. Iyan ang kanilang sinasabi, an invention of the Catholic Church. Subalit, kung ating pag-aaralan at dadamahing mabuti, ang ating pananampalataya, ang pagkilala sa Diyos bilang Ama, Anak at Espiritu Santo ay turo hindi nagmumula sa simbahang Katolika, kundi mula ito sa ating Panginoong Hesukristo. Jesus taught and witnessed on the truth of the Trinity. Wala tayong masyadong malalaman, hindi natin masyadong makikilala ang Diyos kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag ang iniisip natin ay, paano yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay naging isang Diyos? Parang 1 + 1 + 1 = 1. Paano nangyari yon? Imposibleng mangyari yon, sabi ng ibang may pananampalataya. Kapag tayo ay haharap sa Diyos, kapag tayo ay magninilay tungkol sa Diyos, hindi tayo pumapasok sa mathematical exercise. Sa halip, ang ating tinitingnan ay ano ba ang kaugnayan natin
sa Diyos. God is relational. Mayroon doon sa langit na Diyos na hindi pwedeng mag-isa. Kailangan makipag-ugnayan sa atin. Gaya ng anumang uri ng relasyon meron tayo, ang kaugnayan ng Diyos at ang kaugnayan sa Diyos ay palalim ng palalim habang lumalaot ang ating karanasan at panahon. Hindi tayo nananatili doon lamang, kundi as time passes, so our faith deepens. Kaya ang pagkilala natin sa Diyos ay lumalalim at lumalampas sa pagkakaalam natin ng Kanyang pangalan, ng utusan ng Diyos sa Lumang Tipan sa aklat ng Eksodo, si Moises. Ang sabi ni Moises, eh, Panginoon, siguradong tatanungin nila ako kung sinong nag-uutos sa akin at kung sinong nagbibigay sa akin ng karapatan na magsalita. Ano pong pangalan ang sasabihin ko? Ang sagot ng Panginoong Diyos, sabihin mo sa kanila, si Yahweh ang nag-uutos sa iyo. Kaya nakilala at nagpakilala ang Diyos sa kaniyang nilalang sa pangalang Yahweh. Subalit sa paglakad at sa pagpapatuloy ng kasaysayan, ang tao ay hindi lamang nanatili sa pagkilala sa pangalang iyon. They were able to enter into relationship. They were able to enter into covenant hanggang dumating ang pagkakataon na kilalanin nila ang Diyos bilang Ama. Hindi lamang Diyos na nakikipagtipan sa kanyang bayan, kundi Diyos na kinikilalang Ama. At yung pagkilalang iyon sa Diyos na Ama, ang siya namang binigyan ng konkretong karanasan at pagsaksi, pagpapatotoo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos ay aking Ama. Hindi niya ginamit ang salitang God is my Father. Ang ginamit niyang salita ay God is my Abba. Ang ibig sabihin, God is my dad. My tatay. Kung gaano kapersonal ang ating kaugnayan sa ating mga ama, kaya ang tawag natin sa kanila ay tatay o daddy or papa, yon ang tawag ng Panginoon sa Diyos na Ama. He is my Abba. At ginawang kongkreto ng Panginoon ang pagkakilala mula doon sa pangalang Yahweh patungo doon sa God is my dad. Kaya, ang pagkilala natin sa Diyos ay dahan-dahan. Step by step. From knowing His name, Yahweh, to accepting Him as Father, to knowing Jesus, His Son. And now, Jesus, in the Gospel, sabi ng ating Panginoon, pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Dahan-dahan, step by step. Dahil, ang pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili ay hindi natatapos matapos na isulat ang pinakahuling aklat ng banal na kasulatan. Revelation of God does not stop with the writing of the last book.
of the Bible. Sa halip, God continues to reveal Himself to us until today, nawala na sa banal na kasulatan. Masyadong makitid na pananaw, masyadong makitid na pag-unawa, kapag tinignan lamang natin ang Diyos na nagsasalita at nagpapahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Up to now, God speaks to us. God relates Himself with us hanggang ngayon. Bakit? Bakit kailangan gawin ng Diyos na hanggang ngayon ay nagpapakilala siya sa atin? Sabi sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, "The Holy Spirit, I will pour love in your heart through the Holy Spirit. Pupunuin ko ang inyong puso ng pagmamahal sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Yung labis na pagmamahal na iyon ang pinakadahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy ang Diyos sa pagpapakilala at pagbubunyag ng kanyang sarili. God would like to reveal Himself to us, to our time, that God is love. Nasulat na ito sa unang sulat ni San Juan, 1 John 4:8. Ano nakalagay doon? God is love. At karanasan nating lahat yon. Na kapag tayo ay nagmamahal, hindi tayo maaaring mag-isa. Dahil ang taong nagmamahal sa kanyang sarili, hindi pagmamahal ang tawag doon, kung hindi pagkamakasarili. Dahil ang tunay na nagmamahal ay lumalabas sa kanyang sarili. Mayroong hinahantungan na iba kaysa sa kanyang sarili. Our own experiences of love will tell us that love cannot be alone. Our experiences tell us that love is to go out of oneself. Kaya, nung nagmahal ka, nag-asawa ka. Hindi mo napag-asawa ang iyong sarili. Nung nagmahal ka, nagkaanak ka. Hindi mo naging anak ang iyong sarili. Because love cannot be alone. Sabi sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Kawikaan, ako ay ako na bago pa magkaroon ng langit at lupa, bago pa magkaroon ng sibol ng pinakamalinaw na tubig, ako na ay naroon na. At ano yung ako na ay naroon na? Sabi natin, 1 John 4:8, God is love. Love is already there. At yung pag-ibig na iyon na sinasabi sa atin ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, I will pour love into your heart by the Holy Spirit. Kaya, the point of God revealing continuously to us is that we may learn to know that He is love. God is love. Yun ang dahilan kung bakit meron siyang kaugnayan sa atin. At yun ang ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal ng Diyos. At nakita natin kung paanong minamahal ng Panginoong Hesukristo ang kanyang Ama. Tanging ang sinusunod lamang niya ay ang kalooban ng kanyang Ama. At yung Ama na nagmamahal sa anak, yung anak na nagmamahal sa Ama, yung namamagitan sa kanilang dalawa, I will pour love in your heart. It is the Holy Spirit that is in between the love of the Father and the Son.
Kaya, hindi inimbento ng mga Katoliko ang turo tungkol sa Diyos na Santisima Trinidad. Ito ay karanasan ng ating Panginoong Hesukristo na naranasan nating lahat, that there is our God who is love, who wants us to participate in that love. And in so loving one another, we reveal to the world that there is God. At sabi sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, they will know that they belong to Christ because they love. Ang sabi sa atin ng banal na ebanghelyo, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain. To know God is to know Him slowly, gradually, step by step, until we finally know and encounter Him when we love one another. Love is never an invention of the church. It comes from God because God is love. When we love, there is God and we know Him. Magnilay tayo. Tumayala. Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariyang Birhen, at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan, at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon na nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Amang may likha sa pamagitan ni Hesukristong tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo na ating patnubay. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa patawag sa ating pangalan, pasalamatan natin ang Ama sa langit. Upang makatugon tayo sa Kanyang pag-ibig, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagliligtas sa atin at pakikibahagi sa ating kalagayan bilang tao, pasalamatan natin ang Panginoong Jesus at para sa lakas na makasunod sa Kanya, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa paggabay sa atin, sa mga madidilim na sandali ng ating buhay, at sa pagdudulot sa atin ng kagalakan, pasalamatan natin ang banal na Espiritu
at para makamit natin ang kanyang karunungan at lakas. Dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagsubaybay sa mga magulang, upang mapalaki ang kanilang mga anak sa pananampalataya, pasalamatan natin ng Panginoon at upang maranasan ng lahat ang pag-ibig ng buong may kapal, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa patuloy na paglikha, pagliligtas at paggabay sa atin, pasalamatan natin ang Santisima Trinidad at upang sa pagsasalo sa hapag ay magkaisa tayo kung paanong mayroon lamang iisang Diyos. Dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa nagpapasalamat at mayroong natatanging kahilingan na sina Konsolasyon at Pamilya, Ricky Michelle Dauba, J3 and Raquel Mungkal, Kalalang Family, Benji, Edith, Sarah, and Shane Victoria, Joe Fuentes, Silver, Margie, Ayet, at Ann Galang, Arnold, at Natalie Cabiltes at Pamilya, Joseph and Aurora Chuchoco, Maria Cecilia Encinas, Edwin, Annalyn, at Noel Rivera, Rolando Landicho at Pamilya, Pipito at Maria Pilomina Silvestre at Pamilya, Rally Puentes at Pamilya, Reynaldo Fernandez at Pamilya, Roberto, Juliet, Jerome Villanueva, Noli and Ruth Padanganan, para sa nagdiriwang ng kaarawan na si Ariel Cabral, para sa maagang pagalingin na Noel Cabral, Obispo Jose Oliveros, Reynaldo Padanganan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating yumao na sina Daniel, Juliet, Vicente, Alberto, Platon, Tashiana, Julia, Yolanda, Pio, Petra, Elpidio, Gloria, Anita, Ricardo, Ana, Maria, Wenceslao, Beatriz, Maria Dolores, Leberato, Marcelina, Aristotel, Lourdes, Veronica Micaela, Yolanda, at Astilio. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating mga katabi ngayon. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin, kami naway magkaisa sa pag-ibig at igalang ang pagkakaiba ng bawat isa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eucharistia. Blessed are you, Lord God of all creation, this bread to offer fruit of the earth, the work of human hands, it will become for us the bread of life. Blessed are you, Lord God of all creation, this wine to offer fruit of the earth, the work of human hands, it will become for us our spiritual drink.
Lord, be pleased with this sacrifice you offer at your altar, Lord, receive with this blessing from Almighty. Nagmamahal sa iyo, manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami nawa ay maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na iba sa pagkadiyos mo, anapat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahiwatig upang aming panaligan ang sarili naming sinasampalatayanan tungkol sa iyo anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba, sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilahan mo. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan na iyong Espiritu, gan mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, hinayabot sa kaniyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Hiniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Nabubuhay bilang Mesiyas, balik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kanya nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pasusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Tayo ay magkakapatid sa isang Ama. Tumawag tayo ngayon sa Kanya. Tayong lahat. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo at sumainyo rin. Matiin natin ang bawat isa ng kapayapaan. Kapayapaan sa inyong lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya ngayon at nag-aanyaya na makiisa tayo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lang pong hintayin ang atas ng mga Asheret bago pumila sa pangungumunyon. Salamat po.
announcement po. Upang tayong lahat ay makatuwang sa scholarship program ng parokya, atin pong binubuksan ang mini restaura ng parokya sa ilalim ng museo. Ang kikitain po nito ay ilalaan natin sa scholarship. Atin pong suportahan ang programa pang-iskolar. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin at pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang ating pagdiriwang, lagi tayong magmahal at dumamay sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat, magandang linggo, purihin natin ang Panginoon. Nuestra Señora del Carmen, mahal na ina natin,